Ayan guys, magano tayo ng cucumber salad ulit, cucumber salad. Ayan guys, yung ano namin na cucumber binabalutan ng ganyan para tumagal, hindi po siya agad-agad nasisira pagka nasa rep. Kaya kailangan paplastikin ng isa-isa para hindi masira. Ayan guys, magano po tayo, magpe-prepare po tayo ng salad, cucumber lang. Ayan guys, mayroong sobrang sarsa sa restaurant. May sobrang sarsa. Naghiwa ako ng cucumber. Ayan, yan ang aking tanghalian. Diet today, salad. Magmumukbang po tayo guys. Diba? Mag-iisip ka na mag-iisip. Tapos sasabihin, wala man lang as in na kahit tumawag, oh wag ka na mag-isip. Hindi, kasi siyempre tayo iisipin natin yun dahil cargo mo yan eh, yung mga gamit nilang nawala, cargo mo yan eh, siyempre iisipin na kung nasaan, diba? Baka ikaw nga yung ano naitapon mo, katulad na ano naitapon ko daw, kahit hindi ko naman naitapon, baliw ka ba para magtapon ng damit na bago? O diba guys, ayan po guys, habang kumakain tayo, nagmumukbang tayo, magkwentuhan tayo. Kaya guys, swerte yung mga among talagang may malasakit sa katulong. Yan ang totoo. Swerte nila, pati oras nila, talagang binabagayan sila. Kaya sila nagtatagal na ilang years. Maabot pa nga ng 25 years. Maabot ng 32 years. Sinahatid pa sa airport, naka-wheelchair na. Napanood nyo ba yun? Ano guys, kung mayroon lang ganun na sobrang bait yung magkakasundo kami ng amo, siguro dito na ako tatanda. Kasi hindi pa naman ako ano, kailangan pa rin eh. Kailangan ko magsikap. Kailangan pa may mga apo pa ng dadaan. May mga anak pang nag-aaral. Lalo na kung ang anak mo may pangarap na sasabihin, ma, magaganito ako, ma, magaganon ako. Siyempre, isipin mo yan, saan kukuha ng pangtustos ng pagpapaaral? Diba? Kaya kailangan ng tulong na ano mo guys, kaya kahit gugustuhin ko pa, di bali na lang, hanap na lang kapag ka hindi na kayo nagkakasundo ng amo mo. Bagay ngayon, mula nung nag-away kami lately ngayon, medyo ayos-ayos na. Dahil talaga sa galit ko, nagsabi talaga ako, kung ako may nagawang hindi maganda, hindi ako natatakot ipapulis at hindi rin ako natatakot magpaputol ng ulo kung ako'y talagang may ginawang hindi maganda. Ayan guys, konting kwento-kwento, kahit ang daming cucumber, talaga namang mauubos mo na kausap mo. Ayan, magkukwento ka, sinishare yung nasa sa loob, na ilalabas mo yung talagang dapat. Sa inyo ba guys? Ano ba mas maganda? Magsabi ng totoo o magkukunwari?
Kasi 'di ba, yun nga ang topic na yung ganun, yung magsasabi ka ba o hindi. Nauuwi ka, pero uuwi ka, babalik ka ba o hindi? Yan ganun po. Kasi guys, ako sa damam nung una, naka-second balik po ako sa damam. Una, ayos. Ayos din naman yung second batch ko. Tapos nung sinabi niya sa akin na bumalik ka, Loren, sabi niya, pagbalik ko, sabi ko, pag bumalik ako, kailangan mayroon akong day off. Kailangan mayroon din akong part-time. Ang part-time na sunod, ang day off hindi. Pero once na gusto mong lumabas, pinapayagan ka naman. Pero hindi nga lang weekly. Kapag minsan sa 1 year, 1 day, 1 year to mga 2 o 3 beses, ayan. Pero pagka sa market-market lang, minsan, yan, pumapayag din kasi dinadala ka. Ayan, guys. Busog na ako, ha. Pero kailangan natin ubusin to kahit ang dami. Diet daw, pero ang dami, no? Ilan ba yung hiniwa ko? Sayang nga eh. Nakakahinayang din dito kasi libre naman ng lahat. Libreng wifi. Ang hindi mo lang matatagalan, pag naghanap sila, yun lang ang hindi mo matatagalan. Tsaka yung matanda minsan, parang hindi kontento sa trabaho mo. Mando ng mando, parang bagong-bago ka pa lang. Parang, tapos, yung aanuhan ka pa na kukutsain ka pa, yun lang pinakamahirap po doon, guys. Ayan, parang hindi ko na po kaya. Ilan na lang? 2, 4, 6, 8, 10. Kayanin natin yan kasi nga mukbang. Kaya yung topic natin guys kanina, para sa akin, kahit na maayos naman, at hindi kayo nakakasundo ng mga anak, para sa akin, magsabi na lang ng totoo. Kasi yung susunod na pupunta sa kanila, ipaghihigpitan na. Kawawa naman. Hindi na pinapayagan umuwi ng ano na meron silang binibigay na patakaram kapag hindi po umuwi. Ganun. Kapag nagsabi sila, katulad sa damam dati, sabi ko, babalik ako. Alam niyo yung ginawa. Hindi po ako pinasahuran na isang buwan. Kinuano pa nila, tapos yung bonus na sinasabi, hindi rin yun. Kailangan bago ka
bago nila ibinigay naman nila yun, bumalik ako. Ganon, mayroong insurance na ano, kailangan ninyong pirmahan o tuparin. Kaya meron ako kaibigan, dalawa yata, ano, tatlo. Gusto nang umuwi. Tapos, nung umuwi po siya, sabi niya uuwi siya, babalik siya. Ang ginawa nung amo, Chris, kung nanginggan ka, naririnig mo, di ba, ikaw yung sinabihan ng amo na, oh sige, babalik ka. Tatlong buwan, hindi po sinahuran. So, katingin nyo, ang dami, no? Tatlong buwan. Kasi nga, yung insurance nila, babalik siya. Para sure na babalik, tatlong buwan po hindi po siya sinahuran. Ibibigay lang yon kapag bumalik siya. Eh, hindi siya bumalik. Ayun, kulelat. Sayang, di ba? Eh kung kahit hindi ka na nila regaluhan, kapag hindi, kahit hindi ka na nila bigyan ng kung ano-anong regalo pag umuwi ka, pag nagsabi kang hindi ka na babalik, eh ano, di, huwag ka na bigyan ng regalo, basta ang ginawa mo, honest ka na lang. Kasi guys, kapag kasi sinabi ninyong babalik sa'yo, ma-effort din naman yung amo. Bibigyan kanya ng regalo para mano na anuhan kayo yung bumalik. Ganyan po. Ngayon, kapag hindi po kayo bumalik at lahat ng regalo na yon, at ngayon mayroon pong bago, ganito, panay salita, panay yun. Ngayon, kasi yung ganito, si ano, ganyan, yan. Kawawa yung bago, na naging bago nilang katulong. Kaya, hindi na sila mapagbigay. Ganon. Dahil sa nauna, yan po. Naubos ko guys, oh. Mukbang. Sobrang. Guys, mukbang ng salad, cucumber, sa topic po natin na babalik ka ba o hindi ka ba o hindi na babalik, ano ang gusto nyo po doon? Comment below lang po sa aking ano, para po ano ba, at kung hindi pa po kayo notified po sa aking mga videos, click po para mali-mali na.